Lubun niya ang buong kalaitaan matapos magkatipon-tipon ang buong body of Christ at ang may mga katungkulan sa gobyerno. Kabilang dito ang ilang senador, mga congressman, representatives mula sa AFP at PNP, mga abogado at former chief justice ng bansang Pilipinas sa ginanap na Philippine National Prayer Breakfast Foundation Incorporated sa 47th anibersaryo nito. Sa 29 ng Nobyembre ay ginanap ang 47th anniversary ng Philippine National Prayer Breakfast Foundation Incorporated na may temang United in Heart and Mind sa Di Manila Hotel, Tent City na dinaluhan ng iba't ibang church leaders sa buong Pilipinas mula sa evangelical groups, Pentecostal, Methodist, Catholic, kasama na rin ang buong pamunuan ng PNPB. Namataang dumalo ang ilang senador kabilang sina Senator Win Gatchalian at Senator Francis Tolentino. May dumalo ring mga congressman at representatives mula sa AFP at PNP. Naroon din si former Chief Justice Honorable Renato Puno na nagbigay ng mensahe sa naturang event. Nagpaabot din ang espesyal na mensahe sa pamamagitan ng isang video greetings sina Vice President Sara Duterte, Senator Raffy Tulfo, at nakasalukuyang Chief Justice ng Supreme Court of the Philippines na si Honorable Alexander Jasmundo kasama ang iba pang opisyal na hindi nakarating sa naturang pagtitipon. Nanguna sa pananalangin ang mga church leaders mula sa iba't ibang denominasyon, kabilang dito ang Lingkod ng Diyos, ang God's End-Time Prophet and Apostle na si Apostle Renato D. Carillo, kung saan kanyang itinaas sa Diyos ang mga nanunungkulan sa ating bansa mula sa ating presidente, vice-presidente, mga senador, mga congressman hanggang sa pinakamababang posisyon sa gobyerno. Habang kanya itong itinataas ay bumagsak ang makapal na kaluwalhatian ng Diyos sa lugar kung saan lahat ay buong pusong nakiisa at sumang-ayon sa pananalangin ng Lingkod ng Diyos. Dama rin ang pagbabago ng atmosphere mula nang siya itawagin at magsimulang manalangin. Nagbitaw din ang Lingkod ng Diyos ng mabibigat at makapangyarihang propesiya patungkol sa bansang Pilipinas. Kasabay nito ay kanyang pinagpala ang bawat bahagi ng gobyerno at ang buong bansa. Bakit po kami nananalangin ngayon? Sapagkat nangako ka na mula ngayong taong ito ay dadalawin mo ang Pilipinas. At sa loob ng 6 na taon ay titurn around mo ang malusag ito. Paalis sa kamay ng mga politiko. Paalis sa kamay ng mga relyosong tao. Paalis sa kamay ng mga negosyante. Paalis sa kamay ng China, Amerika, Russia, IMF, World Health, United Nations. Patungo po sa iyong kamay. You own the Philippines. You are the Lord of this nation. And you alone has the right and all the power to do what you want to do in this country, your beloved country. At sinabi mo sa iyong lingkod many, many years ago, and you visited me the other day and said, Son, ang Pilipinas ang pinakamayamang bansa sa ibabaw ng lupa. Salamat po magkukulap sa economy ng Europa at buong mundo, pero ang Pilipinas ay yayaman ang yayaman. Siya ay magniningning. And no one can stop the prophetic destiny of this nation. Today, Father, I will not pray longer, but I will make a prophetic decree. Philippine, rise up! Rise up! Rise up, shine! You are God's burning bush in Asia that will aflame the world. You are God's Israel in Asia. And through you, Philippines, the world will know that you are God. And there is no other God beside you and before you. And today, Heavenly Father, as you have shown me, the Lord Jesus Christ in 2010 in Doneta, is stretching his hands and calling his nation to repentance. And he said, Philippines, come, repent, come to me, for I have chosen you. Before the foundation were created, I have chosen you. I have a great plan for you. And now, Father, I am reminding you the time of prophetic fulfillment has come. Luzon, Visayas, Mindanao, rise up. MCR, rise up. Cities, municipalities, barrios, mountain, island, and seas, rise up. And I ask, Father God, na pagpalain mo ang karagatan, I bless the island. I bless the city, I bless the land, I bless the mountain, I bless Malacanang, I bless Congress, I bless the Supreme Court, I bless BOC, I bless Andigan Bayan, I bless MTC, RTC, I bless Ombudsman, I bless Fiscal's Office, Prosecutor's Office,
I bless my office. I bless every government offices. And I declare and decree na mula sa presidente pababa sa bawat nanunungkulan sa pamahalaan ito ay tatalawin mo. At ang lahat ng hindi susunod sa tinig mo ay tatanggalin mo. Senator, congressman, mayor, gobernador, namumuno, anuman pong posisyong pesto, USEC, ASEC, appointed, appointee, OIC, ay aalisin mo. At ang tanging iiwan mo ay ang mga taong may takot sa iyo. Lord, we declare and decree the idol in this country is dead. But the Philippines is alive because of Jesus Christ, the one true living God who rule and reign. Blessed is the nation whose God is the Lord. And it is done. It is done. Will you lift your hands, please, and thank God? It is done. It is done. It is done. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Everybody say this. It is written. The Philippines is for Christ. So be it. In Jesus' name. Amen. Ang Philippine National Prayer Breakfast ay naglalayon na sa kapangyarihan at patnubay ng banal na espiritu, maipagpatuloy ang personal na pagbabagong loob, alinsunod sa mga turo ng ating Panginoong Hesukristo na abutin ang may pagmamahal ang ating pinunong pambansa, nang sa gayon ay maibahagi nila at matugunan ang hamon ng ating pangitain at mahikayat ang lahat ng pinuno ng bansa na magsama-sama sa panalangin upang matutuhan at isabuhay ang salita ng Diyos. Ito'y upang magsama-sama sa Espiritu ng ating Panginoong Hesukristo upang hubugin ang kanilang buhay ayon sa kalooban ng Diyos at magtrabaho tungo sa pagsasakatuparan sa paghahari ng ating Panginoong Hesukristo sa bansang Pilipinas. Walang ibang mamumuno o mangunguna sa bansa kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ang propesiya ay hindi nagbabago na itong ating bansa ay bansa ng Diyos. Ang timetable ng bansang ito ay dumating na. Ang kaligtasan, kalayaan at ang kaganapan ng lahat ng propesya at pangako ng Diyos para sa bansang ito ay ngayon na. At walang sinumang makakapigil nito, for truly Philippines is for Christ. Ito si Glyza Barizo para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.